Noong July 1945, kasagsagan ng World War II, ang USS Indianapolis na karagatang pandigma ng mga Amerikano ay may sakay na higit 1,200 na US Navy. Papunta na sana sila sa bansang Pilipinas para sa isang joint mission invasion nang bigla na lang lumubog ito habang naglalayag sila. Nasa 900 lang ang nakalabas sa barko na nagpalutang-lutang sa dagat. Akala nila ito na ang pinakamasaklap na pangyayari sa buhay nila. Ngunit hindi nila alam na may nagbabadyang panganib pala sa kanila. Ang matindi pa dito, lugar pala ng mababangis na pating ito. Ang tanong natin, bakit nga ba lumubog ang barko? Makakatakas kaya sila sa mga pating? O mamamatay sila? Iyan ang ating aalamin dito sa Toklas Nicolas. Kung bago ka pa lang dito ay pindutin mo na ang subscribe at kampana para siguradong una ka na makakapanood ng mga videos na ilalabas ko. Ang tamang sagot sa nakaraang tanong at ang nanalo ay si... Ang trahedya ng USS Indianapolis ay maituturing na isang pinakamatinding disaster sa kasaysayan ng United States Navy. Noong July 26, 1945, ang USS Indianapolis ay nagkaroon ng isang mission na tatatak sa kasaysayan sa buong mundo. Ang mission na ito ay dadalhin nila ang isang component ng atomic device sa island of Tinian para asimblehin ang atomic bomb. Ang atomic bomb na ito ay tinawag nilang Little Boy. Ito yung atomic bomb na pinabagsak ng mga sundalong kano sa Hiroshima na kumitil ng mahigit kumulang 80,000 nakatao sa bansang Japan. Pagkatapos nilang ma-deliver ang atomic device sa Tinian Island, ay patungo na sana sila sa bansang Pilipinas para sa joint movement mission para sa preparasyon sa paglusob sa bansang Japan. At habang naglalayag sila patungong Pilipinas, ay hindi kalayuan nakahanda na pala ang submarine ng Japan. Agad itong nagpakawala ng dalawang torpedos at direktang natamaan ang sinasakyan ng mga kano at nahati ito sa dalawa. Mabilis itong nawasak at lumubog sa loob ng 12 minuto lamang. Ang iba ay nakalabas sa barko at nagpalutang-lutang sa dagat, pero sa kasamaang palad ay di nakalabas ang iba at namatay. Tinatayang 300 na katao ang hindi nakalabas sa barko nung ito'y tuluyang lumubog. Humigit kumulang 900 din na katao ang nakalabas, pero bago pa man lumubog ang barko ay nakatawag sila sa kanilang headquarters. Kaso, nung ito'y sasagutin na nila ang telepono, ay biglang naputol ang koneksyon nito. Samantala, noong mga oras na yun, ay hindi binigyan ng pansin ang kanilang pagtawag at di nila sineryoso ito. Kahit na hindi nakarating ang barko sa tamang oras sa pupuntahan nito, ay di nila naisip at di sila nagtaka man lang at di rin sila nagpadala ng search and rescue para tignan ang barko. Sa makatuwid, walang aksyon na ginawa ang headquarters. Akala ng mga nakalabas sa barko ay ito na ang pinakamalalang nangyari sa kanila. Ngunit ang hindi nila alam ay may nagbabadyang panganib pala na darating sa kanila. Noong pasikat na ang araw, kalat na kalat na ang mga dugo sa tubig dahil sa mga tinamo nilang sugat mula sa pagsabog ng barko. Dito na naamoy ng mga mababangis na pating ang mga kalat na dugo. Habang palutang-lutang sila sa dagat, patuloy ang pagsigaw nila ng tulong. Yung iba ay may nakuhang life jacket, lifeboat, yung iba naman ay wala, kaya mabilis silang napagod sa paglangoy at nalunod din kalaunan. Karamihan sa kanila ay may iniindang sakit dahil sa pagsabog ng barko noong tamaan ito ng torpedos. Ang mga nakalabas sa barko ay nagkaroon ng mga sugat sa katawan at ang iba naman ay nabali ang kanilang mga buto, kaya sila sobrang nahirapan sa paglangoy. Ang karamihan ay nanatili lang sa isang grupo sakay ng lifeboat. Kaso, dahil sa sobrang lakas ng alon, ay unti-unti silang nababawasan at naaanod. Dito naman sinasamantala ng mga pating ang pagkagat sa mga naaanod na sundalo. Kitang-kita ng bawat isa ang pagkagat ng mga pating paibaba sa tubig sa mga kasamahan nila at patuloy sila na nagsisigaw sa paghingi ng tulong. Nagpatuloy ito ng 3 araw. At araw-araw nilang patuloy na isinasalba ang mga ibang kasamahan nila kahit wala na itong buhay. Naging mautak din ang mga pating sapagkat hindi sila umaatake kapag ang mga Navy ay nasa lifeboat.
Ngunit kapag sila ay bababa sa tubig para iligtas pa ang iba, ay doon naman umaatake ang mga pating. Dahil sa init ng panahon, ang iba ay namatay sa pagkauhaw at ang iba naman na umiinom ng tubig dagat ay nagiging delirious ito at nag-hallucinate. At kalaunan ay namamatay din. Pagod na pagod ang mga Navy at nangihina na rin ang bawat isa at nawawalan na ng pag-asa. Ang iba naman ay unti-unti nang namamatay dahil sa labis na pagod at gutom. Noong papalubog na ang araw, may nakita silang isang lalagyan na pagkain na palutang-lutang. Pinilit nilang ilapit ang kanilang lifeboat hanggang sa makuha nila ito. Tuwang-tuwa sila sa mga oras na yun dahil naglalaman ito ng mga patatas at agad naman nilang pinaghatian at kinain ito. Noong ika-apat na araw na nila na palutang-lutang sa dagat, ay nagkataon na nakita ito ni Lieutenant Wilbur Gwynn na isang bomber gamit ang sasakyan nito habang nagpapatrol sa himpapawid. Agad nitong itinawag sa headquarters at agad naman na rumisponde ang USS Cecil Doyle, isa ring barko na pandigma na malapit din sa lugar na iyon. Pinadala rin ang Air Support Rescue na pinamumunuan ni Lieutenant Adrian Mark para sagipin ang mga survivor. Ngunit gulat na gulat ito nung masaksihan niya ang patuloy pa rin na pag-atake ng mga pating. Kaya ang ginawa niya ay di siya nagdalawang isip na gamitin ang eroplanong minamaneho niya. Ibinaba niya ito sa tubig hanggang sa mapuno ang loob nito ng mga sundalong kano, at ang ginawa niya sa iba ay tinali niya na lang ito sa pakpak ng eroplano gamit ang tali ng parachute at nailigtas niya ang 56 na katao noong araw na iyon. Noong dumating na ang USS Doyle sa lugar na pinangyarihan, agad siyang nagbigay ng distress signal sa himpapawid para mabilis matagpuan ang kinaroroonan nila at matagumpay nilang naisalba ang iba pang buhay na kasamahan. Ang dating humigit kumulang na 900 na katao na nakalabas sa barko bago ito lumubog ay 317 na lang ang naisalbang buhay. Karamihan ay namatay sa gutom, pagkauhaw at pagkalunod na rin dahil sa mga iniindang sugat. Marami din ang namatay at kinain ng mga pating. Itinago ito ng US government sa publiko ng 2 linggo ang kalunos-lunos na sinapit ng mga Navy noong World War II. Samantala, dahil naihatid nila ng matagumpay ang ibang parte ng atomic bomb, ay agad na na-assembly ito. At sa mga araw din na iyon pagkatapos ng pangyayari sa USS Indianapolis, ay magkasunod na ibinagsak ang 2 napakalakas na bomba sa siyudad ng Hiroshima at Nagasaki. At dahil sa bombang ito, ay agad nilang napasuko ang imperyo ng Japan noong World War II. At doon na rin nila inirelease sa dyaryo ang pangyayaring sinapit sa USS Indianapolis. Inilabas ito sa publiko noong August 15, 1945. Itong araw din ang pagsuko ng Japan. Makalipas lang ang ilang buwan, ang kapitan ng barko ng USS Indianapolis na si Charles McVeigh ay kinasuhan ito dahil sa hindi niya pagsunod sa takbo ng barko at ruta nito na zigzag. Dahil dito ay sobra siyang na-depress. Siya rin ang sinisisi sa mga pangyayari at siya ang nag-iisang kapitan ng barko na kinasuhan dahil sa pagkawasak nito at hindi pagsunod sa tamang daan. Dumaan pa ang mga taon, patuloy pa rin siyang sinisisi. Hanggang sa hindi na niya makayanan ang problemang hinaharap niya, ay kinitil nito ang sarili niyang buhay noong 1968. Kung nagustuhan mo ang kwentong ito, baka naman pwede mong i-like at i-share na rin ang video. At kung may gusto kang pag-usapan na topic sa susunod, ay maaari mo lang ikomento sa ibaba. Hanggang sa susunod, isang mapagpalang araw sa ating lahat, katuklas.